Magandang umaga sa inyo mga kabugid, no? So sa araw pong ito, ang ating pipitasin po ay mga duko na mga kabugid, no? So mga duko variety na po yung ating pipitasin ngayon mga kabugid, dahil nung nakaraan po na ating pinitas ay yun po ay longkong, no? So, sa ngayon po mga kabugid ay ubos na po yung longkong variety natin, halos nananaid na lang tayo dahil sa nakaraan pong kasi yun po naging patok na bilihin sa Divisoria yung longkong variety, dahil yun po ang pinag-agawan at dahil yun po yung kakaunti ang kumbaga yun po yung demand, dahil kakaunti po yung dumarating na supply, no, na longkong variety doon po sa pamilihan mga kabugid, no. So medyo mura po ang duko kaysa sa longkong mga kabugid, maraming langaw, pasensya na po ah. So medyo mahal po kasi ang longkong kaysa sa duko mga kabugid. So halos nasa 50 pesos yung pagitan nila. Kung 100 ang kilo ng duko, ang longkong po ay nasa 150 ang per kilo nila mga kabugid, no. So, sa araw na ito mga kabugid, ang pinitutas namin ngayon ay duko, dahil nagkataon naman po mga kabugid na ang duko po ang nahuling mahinog. So ngayon po lamang nahihinog ng sabay-sabay yung duko, kaya yun na lang po ang natirang variety natin dito sa ating munting farm mga kabugid, yung variety ng duko mga kabugid. So ayun po, tara tingnan natin sila. Ito po mga kabugid ang puno ng aming duko mga kabugid, no. Kung napapansin nyo po, napakataas, napakalago at napakalaki po ng kanyang puno. Ito po ay mula sa seedling po, hindi po kami nagtatanim ng grafted na duko mga kabugid, dahil po pinaniniwalaan namin na ang grafted ay madali po ang buhay, no. Hindi po sila nakakatagal masyado, dahil imbis po na palaki siya ay halos kadalasan po doon sa mga grafted namin, sa experience namin mga bugid, ay madali pong maupos o maubos yung mga talbos, madaling mamatay, halos wala pang 10 years ay nakikita na namin yung kaibahan sa seedling mga bugid. Dahil itong seedling pong ito mga bugid ay napakalaki po nitong puno at napakatibay po sa sakit, at bukod pa po ito po ay umaabot ng halos 20 years na po mahigit mga abugid, at yung iba po dito ay nasa 30 years na mga abugid. Kaya po kung mapapansin nyo, sobrang lalaki po nila at napakatibay po sa sakit mga abugid, no. Tutusin po mga abugid, ito po ay nadaanan na rin ng bagyo, ngunit napakatibay pa rin po ng kanyang puno at hindi po siya masyadong naapektuhan sa bagyo mga kabugid. Kaya po marami pa rin po kaming bunga na napipitas. Ang isang puno po ng duko na ito ay umaabot po ng nasa 800 kilos mga kabugid ang kaya nating ma-harvest mga kabugid, no. Kung mapapansin niyo po, halos ilang tao po yung namimitas sa puno ng dukong ito mga kabugid. Kung tutusin po mga kabugid, talagang napakahirap pong mamitas ng prutas na ito mga kabugid, lalo na kung duko po na variety kaysa sa longkong mga kabugid. Kaibahan lang po talaga sa duko ay napakarami po niyang mamunga kaysa sa longkong. Maliban na lang din po, magkakapareho na lang siguro kung parehas malaking puno mga kabugid. Pero kadalasan po kapag duko, lalo na pag seedling, ay ganito po kalaki yung kalalabasan ng inyong mga tanim kapag seedling at hindi po grafted yung inyong itinanim niyo. So halos itong puno po na ito ay nasa 30 years na po at patuloy po rin po siyang napipitasan ng ganito taon-taon. Tunay pong napakahirap sadya mga kabugid kapag namimitas tayo ng duko, dahil iniisa-isa po natin ito sa puno at lalo na at
kailangan natin mga kabugid ng mahabang hagdan dahil sa matatanda na yung ating mga lansones ay nagsisitaasan na rin po sila. Kaya mapapansin nyo po itong mga sanga ng duko na ito ay halos punong-puno ng bunga at hindi na po halos may sandal yung ating kawayang hagdan. Katulad pa rin po mga kabugid ng proseso natin ng pagbibitas ng longkong at ng iba pang variety ng lansones mga kabugid, ang duko po ay dinadala po natin sa pakihan at pinipilian po natin ng mga hilaw. Siyempre kasi kadalasan mga kabugid ay hindi natin maiwasang mapitas yung hilaw mga kabugid at yung mga tangkay po na yan. Naalis po natin to isa-isa at pinapaganda po natin yung packaging mga abugid para po kaya-aya tingnan sa ating mga mamimili. Katulad po nito mga abugid, niisa-isa po natin yung hilaw, yung maliliit at yung mga may mga bulok din kasi mga abugid na napipitas, hindi na iwasan. Katulad po nito, inaalisan po natin to ng tangkay dahil kadalasan po talaga at pangkaraniwan na sa duko variety ang inaalisan ng tangkay at ganito pong hiwa-hiwalay natin silang inilalagay sa karton at bago po natin dadalhin mga kabugid sa divisoria. At maraming salamat sa inyong panonood at suporta mga kabugid dito po sa ating channel na Magsasaka Ako Channel mga kabugid. Sana po ipatuloy niyo pong suportahan ang ating channel mga kabugid at sana po ay huwag niyo kalimutan pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayo updated sa ating mga pag-uusapan. So yun po, maraming salamat po ulit. Paalam.